Okay, ang tanong dyan, may cause of action ba ito si itong babae? Mm-hmm. Kasi yung tinakbuhan siya ni lalaki. Mm-hmm. Okay, pinahiya siya in front ng kanyang mga pamilya, bisita, kaibigan, pumatay na ng kalabaw para ano? Kawawang kalabaw. May murder pa ba doon kasama? Hindi naman pwede bubuhay yung kalabaw. So, di ba? Correct. Ano? So, ang tanong dyan, may cause of action ba? Mm-hmm. Pwede ba niyang idemanda si lalaki kasi tumakbo? Mm-hmm. Depende kung anong klaseng demanda. Mm-hmm. Kasi kung idemanda mo to compel para pilitin mo yung lalaki na pagkasalan ka, hindi pwede yan. Yes. Kasi breach of promise to marry is not an actionable wrong. Mm-hmm. Okay, repeat. Sabi ng Supreme Court, breach of promise, okay? Breach of promise, Tagalogin mo. Pinangakuan mo na, sinira mo yung pangako mo na pakasalan siya. Breach of promise to marry is not an actionable wrong. Walang basihan, sabi ng batas. Mm-hmm. Ang ibig sabihin ng breach of promise to marry, hindi mo pwedeng idemanda yung lalaki para pilitin siya na pagkasalan ka. Oo. Sakal naman yun. Okay. Mas mahirap yun. Paano naman yung kinatay mong kalabaw? Hindi na mabubuhay yun. Okay. Paano naman yung gown mo? Buo na para sa paano yun. Naman yung mga bisita mo sa ibang bansa na pinauwi mo? Pamasahe pa yun. Pinatira mo sa mga 5-star hotel. Paano yan? Ito yung tinatawag na unjust enrichment. Ibig sabihin ng unjust enrichment, pwede mong idemanda yung groom na yan para i-reimburse lahat ng expenses mo. expenses. Oh, yes. Lahat ng expenses mo, pwede mo siyang idemanda. Mm-hmm. But hindi mo siya pwedeng idemanda on the ground na pilitin mo siyang pagkasalan. Mm-hmm. Paano naman, pwede mo ba siyang idemanda kasi sinaktan ka niya? Correct. Emotionally. Yes. Emotionally, morally. May psychological pa yan. Based on damage. Mm-hmm. Okay. Damage on your reputation, damage on your integrity, on your name. Correct. Pwede mo ba siyang idemanda? Sabi ng batas, civilly, hindi mo pwede siyang idemanda kasi in the very first place, wala ka namang basihan. Idemanda siya. You are just a girlfriend. Oh, okay. You're just a girlfriend. You're not a wife. Hindi ka pa asawa. So huwag kang umasa. Yun ang sabi ng batas. If you like it, then you should have put a ring on it. May good news sa mga babae ngayon. Bilang isang girlfriend, wala kang cause of action kasi girlfriend ka lang. Wala kang cause of action. But bilang isang babae, may cause of action. Ayun!